ang kwadradong takip sa 5 feet under, assessment 595. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Magre-review tayo ngayon ng mga sign ng kasamahan natin kung saan nakuha nila sa ilalim. Kaya ngayon, umpisahan na natin. Lalo na sa may-ari ng area na ito or site na ito, makinig kang maigi sir. Ganito yan. Dito ko pala kinuha ang pamagat na ang kwadradong takip. Kung papansinin nating maigi mga ka-teach, halatado talaga ito. Nagawa ito ng tao at gawa ito ng kalikasan. Ang kagandahan lang nito dahil kulay itim siya at flat siya na pagkalagay. Kaya ang assessment ko nito sir, maghanap muna tayo ng ibang sign. Kung hindi ako magkakamali, ito lang or iisang bato lang ito. Ibalik muna natin. Ayan. At saka sa lalim ng nasa 5 feet under ito, natamaan nila ni sir. Number 1 dito sir, ang pinaka meaning signal sign ito sir, na meron siyang tinakpan sa ilalim or dinidipinsahan sa ilalim kung saan ang object na nakalagay, panintruhan ang takip na ito. Kaya para sa akin, ang mismong hukay ninyong ito, parang doubtless ito sir. Kasi kung kukunin natin ang laki ng takip na tinutukoy ko, papunta sa direksyon na yan at doon suma dito tal ang pinakasintro ng tinakpan niya. Nandito banda yan sir. Kaya medyo doubtless ang hukay ninyo. Ito yung pinakasintro, nandito banda yan. Iguhit natin para maintindihan talaga nila ni sir. Simula dyan papunta doon sa unahan. Ayan. Pero positive ang hukay ninyo sir, base dito sa takip na ito na kulay itim. At pangalawa, base naman sa lodlock position, pagkalagay ng sign mga ka-teach, nakaplat. Palagi kong sinasabi sa inyo, pag mga sign na nilagay sa ilalim na nakaplat, tulad dito kilala ni sir, ang travel nito down lang talaga papunta sa ilalim. Kaya dritsuhin lang ninyo sir. Kung kukunin naman ninyo ng base or pagbasihan ang lalim na sinasabi niyang target na tinakpan niya, kasi para itong replika. Pangatlo, kunin ninyo ang kapal. Asan na yung kapal? Medyo makapal kasi ito eh. Ang batong ito, parang iisa lang sila. Kung hindi man isa, okay rin. Ibig sabihin, dalawang bisis nagbigay ng sign na takip. Meron at meron talaga siyang tinakpan sa ilalim. Pero kung iisa lang ang batong ito at ito, ayan. Kunin mo ang kapal, sir. Itong gilid niya. Iguhit natin para maintindihan mo, sir. Ayan. Ngayon, yung pinakakapal niya sa gilid, nakadown yan dyan. Napunta dyan. Example lang ito para maintindihan talaga ni sir. Ayan yung pinaka-box niya. Ang sinasabi kong kapal, itong nasa gilid sir. Ayan, kunin mo ang sukat kung ilang pulgada yan. Ngayon, ang pulgada, i-convert mo ng centimeter. 1 cm. Halimbawa, ang kapal niya, tanggalin mo na natin. Ipalagay na lang natin na 10 cm ang kapal. Ngayon, ang sukatan niyan, 1 cm equals 3 feet or 1 yard. Kaya, 3 feet or 1 isang yarda. Ngayon, kung 10 cm ang kapal niyan, nako, aabot talaga ito, sir, ng 30 feet under or 10 yard. 10 yarda. Isulat natin. 1, 0, at saka yard. Ayan, 10 yard. Kung 10 centimeter ang kapal ng gilid na ito, ito ba daw pa down? Kaya
Yun ang lalim ng target na sinasabi niyang tinakpan papunta sa ilalim. Ganun pa man, medyo malalim-lalim talaga ito, sir, para sa akin. Dahil mapapansin natin, ilipat natin dito sa sign sa ibabaw. Ang sign na ito, kung ibase natin sa mga treasure code natin, letter Y, ayusin natin. Para maintindihan talaga ninyo, mga katits, na may guhit dito. Ang meaning nito, sir, or unang meaning, kahulugan. Number 1, hole or butas. May sinasabi siyang butas. Number 1, hole or butas. May sinasabi siyang butas sa ilalim. Pero ang kagandahan lang nito, dahil sa baba ng letter Y na ito, na Y, hole ang ibig sabihin niyan, yan ang number 1. Ang pangalawa, kung mapapansin natin, dalawang guhit. Ang dalawang guhit na ito, sir, ibig sabihin ay gold bar. May depositong gold bar sa ilalim ng butas kasi magkasunod sila. Ayan yung sinasabing hole. Sa baba ng hole, down, mayroon siyang depositong gold bar. Ang problema lang nito, sa gilid niya, pansinin natin maigi, itong sa gilid, ang daming crack. Ayan, ito yung pinaka water trap sa ilalim, sir. Yan ang pangatlo. Malapit sa water trap, tanggalin natin ang sinasabing gold bar na ito, kung saan nasa ibabaw ang butas, hole. Pwedeng mga cave yan, sir, or chamber, makatama kayo sa ilalim. Pag down ninyo, nandyan yung mismong depositong gold bar sa ilalim ng butas, pero ang katabi niya sa gilid. Ito yung pangatlo natin, water trap. Karugtong pa naman ang pinaka underground passage niya. Ito yung underground passage niya papunta doon sa deposito, kasi papunta dyan. Nako, konting galaw lang nito, tubig talaga ang lalabas nito, sir. Malapit sa mismong deposito talaga, or pasok talaga ito sa pinaglagyan ng deposito, ang water trap na ito. Ayan ang ibig sabihin ng tatlong sign na ito. Isa, dalawa, at tatlo. Ayan, dito sa taas may sinasabi siyang daanan ng tubig, parang tangke papunta dyan sa ilalim. Tangke talaga ito ng tubig. At ilipat natin. Ito naman ay hindi masyado klaro, eh. Pero parang sign ito ng tunnel, pag ganyan, anchor. Mga tunnel sign ito. Pwede naman, mga katits, yung butas na sinabi ko kanina, pwede yun maging tunnel. Parang makatama kayo dito, sir, ng ano, takip muna ito. Pagdating sa ilalim, ipalagay natin mga 36 feet under or mga 32 feet under. Makatama kayo ng takip at diretso sa butas papunta sa ilalim. Ngayon yung butas na yon, magkaroon siya ng sahig sa ilalim. Iguhit natin para maintindihan talaga ni sir. Sulit ang pagpa-reading ni sir sa akin, or sulit talaga ang pagpa-reading ninyo sa akin, mga katits, dahil pinapaintindi ko talaga hanggat kaya ko ang layout. Ngayon ang sinasabi kong takip, ganito yan, sir. Pagdating sa ilalim, may takip. Iguhit natin para maintindihan talaga ninyo. Ayan yung sinasabi niyang takip. Gumamit muna tayo ng ibang kulay. Nandito yung takip. Lakihan natin. Ngayon yung sinasabing takip na yan, may butas yan sa ilalim. At ang butas na ito, diretso na yan papunta sa ilalim. Pero may sahig. May sinasabi siyang sahig. Sa mismong baba ng sahig na yan, ito yung pinakasahig niya. Tanggalin mo natin. Ayan yung sahig niya ulit. Nandyan ang gold bar sa ilalim ng sahig niya. At dito banda yan. Dito banda yan, sir. Diyan nakalagay ang gold bar. Pero makatama muna kayo ng takip bago ang butas. At sahig muna. Ito yung sahig niya sa butas.
Pagdating sa sahig, mag-down kayo ulit. Nandito ang sinasabi niyang deposito. Ayan. Example lang naman ito mga ka-teach, pero base sa sinabi ng sign na ito. Ganon talaga. Ito, tatlong sign. Pero may trap sa gilid ng depositong yun. At ilipat natin. Dito sa hukay nila ni sir, nasa pagkasabi niya 18 feet na ito, kulang-kulang 18 feet. Kung hindi ako magkamali dito, tinanggal yung ano. Tanggalin mo natin. Dito tinanggal yung pakwadrado sa gilid. Papunta doon. Parang papunta. Daplis kunti yung butas niyo sir. Kasi yung takip na malapad, nandito banda nakuha. Or dito ata sa gilid. Ganun pa man, matatamaan at matatamaan pa rin yan. Kahit daplis konti. Siguro ang daplis nito mga isang metro. Pero malalim ang tunnel na ito para sa akin. At dito naman tayo sa mga sign na nakuha nila. Ito pa yung sa ibabaw na parang nilagyan ng mga batong malalaki. Halatado ito nagawa pag ganitong klaseng mga tapyas mga katits. Ito lang napansin ko. Dapat binantayan ninyo ito sir kung ano ang posisyon sa ilalim nung nakuha ninyo ang mga batong ito. Naka-pattern ba ito na ganito? Or nakatumpok ba siya? Ibig sabihin, nagdidepende yan mga katits sa pattern. Bantayanan rin ninyo ang mga batong tulad dito ang pagka-pattern. Pabilog. Ibig sabihin, butas ang tinutukoy niyan. Pero mga bato yan na malalaki. Ngayon, kung nakaganyan naman ang pattern, gumamit ng ibang kulay para maintindihan talaga ninyo. Nakaganyan ang pattern, maraming bato pero ganyan ang pattern. Ginagamit nila yung sign or palatandaan. Ibig sabihin, gold bar pile. Naka gold bar pile ang target sa ilalim. Pero kung ang pattern nakaganyan, tanggalin natin. Ganyan, ganyan, ganyan. Para siyang hagdanan. Nako, tunnel ang sinasabi niyan. Kaya bantayanan ninyo pag nakakuha kayo ng mga batong mga naka-pattern sa ilalim tulad dito kila sir. Pero kung ganito ang pagkalagay sir, para siyang pabilog at lagyan mo pa ng isang bato dito sa gilid, ay butas ang tinutukoy nito. May butas sa ilalim. At ilipat natin. Halatado talaga itong mga ano, tambak pag ganitong klaseng mga bato na may mga lupa. Tambak ito, yung tipong binalik lang. Nako, napakagandang sign ito, sir. Tunnel, sign ito ng tunnel. Nako, tubig. Nako, malapit pala talaga sa tubig ang target, sir. Sign ng takip. Nako, may butas talaga sa ilalim, sir. Base dito sa sign na ito. Ayan, sign yan ang daanan, no? Butas yan. Yun ang sinasabi ng sign doon sa bato na letter Y na ganyan at may ganito guhit sa gilid. Hole ito sir, daanan. Pagdating sa ilalim, mayroon siyang daanan ng tubig. Tapos, kailangan nyo pang mag-down pagdating sa pinakasahig. Dahil kung sisipati nating maigi, ang dulo niya parang nakaliteryo. Mag-down lang talaga sir. Nasa level pala ng tubig ang pinakadulo ng butas. Ito na yung daanan niya, hole. Yan ang ibig sabihin niyan. At ilipat natin. Ayan o, tulad nito, kailangan ninyong abutin talaga. Layer ito eh. Sa pinakalayer sa ilalim. Nasa ilalim ang kwadrado ito eh, parang box. Depositong kahon. Sigurado ko ang kahon na yan, ang laman niyan ay gold bar. At dito naman sa mga batong kasama niya, matigas na takip. Sign ito ng parang ngipin. Papunta sa ilalim. Tunnel pa rin sir ang sinasabi nito. Ayan o, may sign na kwadrado. Nagpapasunod pa ang mga sign na ito. Kasi nagbibigay pa sila ng malalaking bato. Ito naman ay trail treasure, travel ended, kung saan siya nakaturo, or maghanap ka pa ng ibang sign na nagsusuporta dito kung saan ka mag-travel. Pero para sa akin, down pa rin ito. Kasi combination nito, close tunnel, nakasaradong tunnel. Tinakpan ng maayos. Ito naman sa ibabaw, sign ito ng clip.
or inipit ang mga takip. Sadyang inipit, pwedeng ginawang takip ang malalaking bato. Pag inipit pa naman ang mga malalaking bato, mga katiits, kaya ito yun, sir. Ang ibig sabihin yan, inipit na mga daanan. Nakaklip siya. At ito naman, sa ito ng parang ipin, siradong daanan. At dito naman tayo, ito yung kanina. Ganon din ito. Parang alanganing heart ito pag pinat ganito ni Zero. Ito yung mga supporting sign na pag heart, pointing to treasure location. Yan ang ibig sabihin niyan, sir, kung ipatayo mo yan. At ang duluhan na ito nasa baba, nakaturo. Bantayanan ang mga ganyang sign, mga katits. Oblong, alanganing oblong, may butas ang sinasabi niya base sa sign na yan. At dito naman tayo, tunnel naman ito, mga katits. Sign, ito ng tunnel. Ngayon, dito tayo sa kabila. Ah, okay. Ito maganda sana, oh, kung nagporma siyang ganyang pagka-heart. Ganyan. Sigurado ito. Treasure under talaga. Pero iba yung pagka-heart niya. Parang style diamond. Hindi ito on the spot deposit, eh. Paganyan. Ah, okay. Sign pala ito, sir, ng butas talaga. May butas sa ilalim. Dahil ako man, naka-encounter na ako ng ganitong klaseng pagka-heart. Ang kagandahan lang sa iyo kasi may butas. Dapat dito banda yan kung nakasintro kayo, eh. Kung saan itong batong nakuha. Dito banda yan sa gitna. Ngayon mapapansin natin ang butas niya nasa gilid. Kaya masasabi ko, sir, kung saan ninyo nakuha ito sa mismong hukay ninyo. Doubtless talaga kayo konti sa sinasabi niyang butas. May butas talaga sa ilalim, sir. Kasi combination din ito ang pagka-heart niya. Iguhit natin. Alanganing heart or ano, parang style na logo ng Batman or Superman. Pero butas pa rin ang kalabasan nito. Hole or chamber or cave. Tapos idagdag pa natin ang butas na ito. Pasok pa rin ito sa treasure under. Kung saan ninyo nakuha, down lang kayo at doubtless ang hukay ninyo. Kung saan ninyo nakuha, abanti siguro talaga ng isang metro. At ilipat natin. Mga ito, mga exis ang tawag ko nito. Hindi naman lahat ng sign na nilagay sa ilalim, mga bato, ipasok natin sa Japanese treasure code natin. Hindi lahat, mga katits. Tulad nito, para siyang natapyasan nata ito sa pagsilsil, eh. Or dati na yan. Kasi kung dati na ito, alanganin siyang arrow. Travel sign pa rin ito, nagpapasunod. Kung saan ang dulo, kung nakalagay man ito sa ilalim na nakaplat, down lang talaga kayo, sir. Walang ibang travel ninyo. Pero the place, ito yung kanina. Ah, ito na yung binasa ko kanina na parang daanan ng may butas. Daanan siya ng tunnel pero butas. Pwedeng hole or cave or chamber ang matatamaan ninyo sa ilalim. Tulad nito na parang pagong. Pag mga pagong talaga, mga katits, sure ball talaga na mayroong chamber or cave sa ilalim. Lalo na't may bawas dito. Kaya pag natamaan ninyo ang butas na yan, sir, i-down lang ninyo. I-clearing sa mismong sahig. Diyan kayo magbutas sa ilalim. Ah, ito na yung kanina. Kagandahan lang nito. Ito yung sinabi kong panintro. Sigurado ako sa gilid nakuha ito, eh. Alanganing pagka-heart na may butas. Pasok ulit ito sa treasure under. Kaya kung saan ninyo nakuha ito, sir, bantayanan ninyo ito. Sentro ito sa sinasabi niyang daanan. At ilipat natin. Ah, ito yung kanina. Ah, okay. Ito yung... Pero suma dito, tal, parang malaki talaga ang butas nila, sir, noon. Kasi ang deposito nandito sa gilid. At ito naman yung sinasabi kong water trap. Nasa gilid din, nakabang. Tanggalin natin. Ayan. Ayan ang pinaka-sign na ito. Ganun pa man, para matumbok talaga ninyo, sir,
sakop pa rin kahit papaano, matatamaan at matatamaan pa rin pero medyo malilihis kay konti. Kung saan ito nakuha? Ito ang sentrohenyo, sir, dahil ito ang sentro sa sinasabing butas na ito. Ayan, yung pinakabutas sa ilalim, papunta sa deposito. At mayroong trap na nakaabang sa gilid. Ito ang bahaging ito, pang ilang bisis ko na binalik, mga ka-teach, para maintindihan talaga ni sir. Nang sa ganon, makuha nila ang target sa area nila. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng tamang gabay ang isang kasamahan natin o ang grupong ito para makuha nila ang target sa area nila. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga ka-teach.